At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-anim na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Ng mga engkantado si Pedro. Natulugan sila at nabuo na ng mga engkantado ang talunot ng kwintas na may kapangyarihan. At si Pedro naman natakot sa mga tao sa engkantasya. Narinig ni Pedro ang isang kanta na kinakanta ng isang ama. At tinanong niya kung sino ang kumakanta. At siniway yun, pinayagan ng Reyna Hiyas na makita si Pedro at humiwalay. Naging Reyna si Marie. Siya ang papalit ng posisyon ng Reyna Hiyas para di mabisto na siya ang Reyna. Dahil napasunod niya ito. Nakapag-desisyon na si Pedro na gusto niyang mailigtas ang kanyang ama. Pero babalik muna siya sa kanyang lola, Lola Lagring, para magpaalam. Ang akala nila ay isang multo si Pedro. At laking tuwa ni Lola Lagring na buhay pa si Pedro. Ayaw ni Lola Lagring na sumama sa mga engkanto si Pedro. Pero nalaginip siya na humihingi ng tulong si Juan. Kaya napagpasyahan ni Lola na payagan na si Pedro na pumunta sa Santa Abe si Pedro. Lola, mag-ingat po kayo dito. Ay, ikaw ang dapat na mag-ingat. At gusto ko bumalik ka ng buhay. Tandaan mo ha, mahal na mahal kita. Gusto ko bumalik ka ng buhay dito ha, Pedro. Opo, Lola. At sa pagbalik ko, kasama ko ng aking ama. Ay, nandito lang kami ng lola mo, apo. Mahal ka namin. Ingat ka, best friend. Okay, pag-iingat ako rin ha. Lola at Lola, hindi madaling lumayo ako sa kanila. Dahil alam ko, masakit sa kanila na iiwan ko sila. Pero, para ito sa aking ama na dinukot ng mga darakip nun. Oo, ililigtas ko si Itay para kina Lolo at Lola. Ngayon, nung tanggap na ni Lola na wala na si Itay, ngayon ako naman. Mahirap. Pero kailangan iligtas ko ang aking ama. Pero ayawan ko. Ako naman ang posibleng di na makabalik. Sana tulungan ako ng may kapal kung anong mangyayari sa akin. Manong, sigurado ho kayo na dito ang papunta sa Santa Ami? Oo, diyan. Diyan sa dulo niyan. Ang papuntang Santa Ami. Diretso yan, ha? Sige po, Manong. Salamat po. Sige, walang anuman. Ano ba ang lugar ito? At bakit yung sinakyan mo ang uso? Anong lugar ito? Halina kayo at mahaba-haba ang lalakarin natin. Ano? Malayo. Naku naman,
Mag-magic ka na kasi. Pero di pala pwede, no? Oo, di pwede. Kailangan maglakad tayo. Malayo pa ang lalakarin natin. Talaga daw na malayo ang Santa Ami. Kasi nga, medyo bundok daw yun. Maliit lang na bayo yun. Bakit nagtatakbo ng mga tao dito? Anong nangyayari? Mukhang tahimik na. Sabi ko nga ba ito na nga bang pinakaayoko sa lahat Mapanganib dito. Sana, sinabi mo na sa akin na ganito para iba ang sinama ko. Di naman sayo kung sumama. Ayoko talaga dito Ayoko talaga dito, pero ano bang magagawa ko? Dito ko nakita si Pedro. Tumigil ka! Alalahanin mo! Ako ang... Oh. Yak lang. Bakit? Ayan na naman ang mga tao. Nagtatakbuhan na naman. Tatanungin ko itong isa. Manong! Ano pong nangyayari? Bakit nagtatakbuhan kayo? Nako. May kapre. Kapakalaking kapre. Kapre? Ay, kapre daw! Huwag ka nang tumuloy kasi nananakit yung kapre sa tao! Nakakatakot! Kapre! May daan ho ba dito papuntang Santa Ami? Kung ako sa'yo, huwag ka nang tumuloy kasi nakaharang yung kapre. Walang dadaanan patungo doon. Dito lang, ha? Dalian na natin, bilisan ninyo mga kasama! Tutuloy pa ba tayo? Paano kung andun ang kapre? Pero sayang ang oras natin dito, Pedro! Bahala na, tutuloy tayo! Ayan na yung kapre! Ayan yung kapre! Pagtatagol ko dito! Aray, masakit yun ah! Ganyan ka? Matatakutin? Hello? Takot talaga ako Ganun kalaki. Tingnan mo nga Apa ka na kunun. Aba, paano na lang kung makasagot pa mo ang mga narakip nun? Sige nga. Talagang natakot ako Alam mo, ang natakot ay duwag yan. Isa ka na doon. Nakalimutan mo na ba na nasa iyo ang kapangyarihan ng mutya, ha? Ha? Oo nga pala, no? Pasensya na. Di kasi ako sanay na may kapangyarihan. Sabi ko na sa'yo Nagulat lang. Teka lang. Di ba kaya niya naman na di mag bus o kaya jeep? Ano kaya kung lumpad na lang ako kagaya niyo? Ay, hindi pwede. Ano na lang ang iisipin ng mga tao kung nakita kanilang lumilipad? Sige nga. Tama. Dapat lang magpakumbaba ka lang. Sabi ko na nga ba. Di ba lakad na lang? Joke lang naman yun Hay, halina kayo. Mga matatakutin pala kayo Ha? Yung kapre! Narito na ang kapre! Takbo tayo! Yan pala Halina kayo. Takbo na talang. Tayo. Teka, babatuhin ko muna. Naku, bakit dito malab? Ako na parang babato sa'yo. Ayan! Nagbabato na siya! Nagbabato na siya! Si Pedro! Nahimatay Mariko! Si Pedro! Paano na yan? Paano na tayo? Pedro! Naku naman, papaano na? Gumising ka! Pedro! Nasaan ang kapre? Nasaan na? Ay, naku. Kala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Ay, naku. Ay, tayo na! Tayo na! Tumayo kayo na dyan! Malapit na yung kapre sa atin! Oh my God! Andyan na yung kapre! Dali! Gamitin mo na yung bato! Anong gagamitin ko dito? Kahit anong gamitin mo! Kahit anong kulay dyan, basta mapatay mo yan. Kundi tayo ang papatayin yan. Sige.
Papalapit na sa atin ang kapre! Papalapit na siya! Oh my God! Dalenyo! Dalenyo! Alis na tayo dito! Buti na lang, may magic ka be. Kung hindi, patay ka na. Maghugas ka nga ng mukha mo, eh puro putik na yan. Bakit? Nahinamatay na naman ba ako? Ano pa nga ba? Eh buti na lang, mabilis kami. Eh kung hindi, nako, baka nilibing ka na ng kapre. Pasalamat ka sa amin. Ano ba yan? Nako naman to. Ugasan mo nga yung mukha mo. Ang putik-putik. Ano ba yan? Teka sandali, maghuhubad lang ako. Ay, ano ba yan? Akin na, maghubad ka na. Wow, macho ka pala. At ang kinis-kinis ng katawan mo, ha? Hoy, Mariko, ano ka ba? Yung titig mo kay Pedro! Tama na. Pati pa ba yan ipagkakait mo? Ano ba yan? Titig lang eh. Tama na, Mariko. Kukurutin kita dyan. Oh, ano yun? Ay, kasi ang ibig sabihin ni Mariko, ay buti ka po at hindi ka pinatay ng kapre. Kung hindi, natuluyan ka. Alam nyo, pakiramgam tuloy, kakayanin ko itong gagawin ko na pagliligtas kay Ama. Di ko alam kung kakayanin ko ang misyon na to. Oo naman, Pedro. Kakayanin mo yan. O, di ba, Mariko? Oo naman. Kakayanin mo talaga. Eh, sa kapre pa nga lang eh. Tignan nyo na ang nangyari sa akin. Iba ang kapre, Pedro. At sabi mo nga may kapangyarihan ka. Makakasanayan mo rin yan. Pinapalakas nyo lang ang loob ko eh. Pinapalakas namin kasi gusto namin na mabuhay ka. Hindi ba? Totoo ang sinasabi ko. Eh, bakit di kayo makatingin ng diretso? Kasi nahiya kami sa'yo. Kasi nga, diwata kami. Kaya hindi kami makatingin sa'yo ng diretso. Ganun ba? Eh, ang lid-lid ng katawan ko eh. Hay nako, dalian mo na dyan. Isa pa eh, hindi pa sanay sa kapangyarihan mo itong taong ito eh. Nako naman, ang katawan talagang nakapanggigigil. Nako, magbis na nga ako. Mabuti pa. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Naku, ang cute mo talaga. Hay naku, Mariko. Tumigil ka na nga dyan. Ang dami-dami mong sinasabi. Sayang naman ito. Pwede pa itong igulay, di ba? Oo! Teka, itatabi ko yan. Pwede pang igulay yung bulok eh. Ah, mukhang mabait yung magkapatid na yun. Pwede natin sila sigurong lapitan. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga naman! Bakit basang-basa ka po? Anong nangyari sa'yo? Eh, yun nga po eh. Ang pinunta ko dito, gusto ko sanang manghiram ng damit. Kahit saglit lang, patutuin ko lang itong suit ko. Nene, ikuha mo siya ng gamit, yung gamit ni tatoy. Ako nga pala si Berto, at ito pala si Nene, ang kapatid ko. Oh, ano bang nangyari sa'yo, kuya? Sige, nagbabato kasi ako ng putik ng kapre. Alam mo ba, na nang pipirwisyo talaga ang kapre na yan eh. Kung hindi nang gugulo, nangaharang. Dito rin magkapapak ang mga bata na kagaya ko. At doon namin mailuwas na pala
Salamat, ha? Oo nga pala. Inin na yung kanin. Sige, Rini, maghain ka na. Kumain na kayo dito, kuyo. Salamat ulit. Tara na sa loob para makapagpalit ka ng damit mo. Rico! Mariko, humanap ka ng daan papunta ng highway. Ha? Bakit pa? Iba't kasi, paano na malalabanan ni Pedro yung kapre pag humanap pa tayo ng ibang daan? May kapangyarihan dyan eh. Di mo ba naiintindihan ang gamitan ng kapangyarihan niya? Isang mutya, isang gamitan ng kapangyarihan lang yan. Kaya hindi niya pwedeng sayangin. Sayang naman na gagamitin lang ito ni Pedro. Kung ano-ano at kung saan-saan lang. Eh, yung kapre ang halimaw. Yun ang monster na nanggugulo sa atin. Di nga tayo makadaan dun eh. No trespassing. Basta! Sundin mo ako. Dahil ako pa rin ang Reyna. Ang kulit-kulit mo talaga, Mariko. Sige na nga. Aalis na nga ako. Hanap na lang ako ng ibang daan. Sige na! Umalis ka na! Ililigtas ko mga bata. Ay, salamat Kuya Pedro. Niligtas mo kami. Muntik na kaming tamaan ng malalaking kahoy. Salamat sa'yo Kuya. Ang galing-galing mo at ang bilis mo. Likas na matulungin si Pedro. Totoo yan. Tama yung sinabi mo, Mahal na Rina. Pero kinabahan talaga ako kanina. Baka matamaan ng kahoy si Pedro. At salamat at naligtas niya ang mga batang yon. Mabait talaga si Pedro, ano? Ako, Mahal na Rena. Mabait din ba ako? Ay, ewan ko sa'yo, Mariko. Halika na! Yung sinasabi ko sa'yo na ibang daan, halika na! Oo na po! Gagawin ko na po, Mahal na Rena. Ano pa kaya ang kahaharapin ni Pedro? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Pakikipagsapalaran ni Pedro dito sa ating dulang Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.